Hi guys, good morning. This is Steve Hansel and welcome to our channel. Nandito po tayo ngayon sa Metro Manila Hills. Ayan. Ang aming malupit na subdivision. So yung ito yung aking favorite na takbuhan. Guys, ito pala si Honda CB1. A 1989 model. So usually doon ako tumatakbo guys, paki atas pababa. Ganda kasi ito manda na, magpatakbo rito. Very nice. So guys, this morning, ang topic natin is about this Honda CB1 1989 model. It's a review of this old bike, no? So right now, ang Honda CB1 is basically stock naman siya. Lahat stock except wala na yung rear fender niya rito, tsaka yung play rings tinanggal para naging cafe look, no? All stock siya except the headlight, except the muffler kasi naka AC project siya, no? Tapos naka aftermarket pipe na siguro ito. Stainless pipe. Kasi yung radiator niya nakalabas dun. So guys, sulit pa ba itong 1989 model Honda CB1, no? Aray, ikot tayo, tingnan natin. So ayan, ito po yung kakaiba sa Honda CB1. It's 404 cam gear train. Ayan. So it's 399 cc na Honda. Ito yung nauna sa CB400. So ikot tayo. Kuta natin si Honda CB1. So ayan, ilagyan na po natin siya ng rear fender kasi lakas ng talsik ng putik pag walang rear fender eh. Ngayon wala nang talsik, no? Wawa naman yung bubuntot sa atin. So project natin, lalagyan natin ito ng chain cover. Tingnan natin kung wala sasakyan. So ikot tayo, baka masagasaan tayo dito, maraming dumadaan sasakyan. Ito yung left view niya. So nagpalit na tayo ng signal lights. Hindi na original tail light, headlight niya kasi nabasag. Tapos meron tayo dito ng windshield. Alright. So all stock, all original. Soon, pangimpera, bili tayo rad cover. Hindi tamaan ng bato, hindi masirang ating radiator. So far, okay naman. Ito ang ating classic inline 4 pata pipes na engine, no? Ayan, oh. Wow. Grabe. Engine pa lang, tunog pa lang, ulam na. Alright. So guys, ito yung inline 4 na Honda. So ang review natin is gonna be very simple. And to get things out of the way, sabihin ko na sa inyo na sulit po itong Honda CB1, no? Why? Kasi ang binabayaran mo dito sa old model na motor ay tingnan natin siya guys. Duma na siya, oh. Sira na yung mga brake hose niya rito. Ayan, palitin na. Ayan. Ito pala ito. Sorry. Ito bago to. Pinabit ng aking mechanic. Si Sir Nico. Siya na guys nito. Ayan. Napalinis ko na yung brakes niya. Although hindi pa ako happy. Mahina ang brakes niya. No? Siguro papaayos ko pa. Kita nyo naman. Luma na talaga siya. Ayan. Mga stains na siya dito. Ito. Ayan. Wala na yung play rings niya rito pag ganun. Tapos yung tail niya dapat pagbabang ganun. Ito galing sa Kiwi itong tail niya, no? Pati ilaw. So this is Honda CB1. Yung radiator reservoir niya na dito sa labas, wala na sa loob. Oh, tumatalsik. May butas kasi dun eh. Yan, inline 4. So hindi natin re-review itong bike nito tulad ng typical na review natin. Ang reveal lang dito ay itong makina, no? Itong highlight feature niya. Tingnan nyo guys. Inline 4. Apat ang tubo niya. 1, 2, 3, 4. Inline 4. Grabe. Kaya ang tunog nito ang ganda. Lalo na pag open pipe. So, hindi natin re-review ng brake kasi ang brake nito wala sa kondisyon, no? Suspension wala sa kondisyon. Rebuild yata itong suspension nito. Wala nang oil to eh.
Tapos ang rear monoshock natin, tignan natin. Ayan o. No? Nakita nyo ba guys? Madumi na. Siguro kailangan din i-rebuild. Ang sama ng bounce niya. Lalo pag malubak. So, ang re-review natin dito overall is 1989. So, 2019, 2020, 2021. So, this is a 32-year-old bike, guys. Ang tanda niya na, di ba? 32-year-old motorcycle. So, para sa condition ng motor na to, na 30-year-old bike na siya, masasabi ko yung build quality ng motor na to, solid pa rin, no? It's an 8 out of 10. Napaka-solid bike niya, no? Considering napakatanda niya na. Now, sa suspension, we will not review. Pangit ang suspension. Wala sa condition. Braking, hindi rin. Pangit din ang braking. I'm not satisfied. Kailangan pa recondition din. So, we will review lang yung bike mismo. Yung build quality is 8 out of 10. Kasi dahil 30-year-old bike na siya, solid pa rin, no? Buo pa lahat. Diba? Kung ma-imagine nyo. Original to. Buo pa. Buo pa. Ito, luma-luma na, oh. Buo pa. Alright? Nakikita nyo naman, eh. Oh, makina, buo din. Walang issue. Ito, kailangan pa ayos yata itong speedometer, yung gear. Mags, buo rin. Buo din. Diba? Radiator, mukhang original pa. Hindi po tayo expert sa Honda, no? Pero I'm sure suspensions are original, pati yung brake, no? Original yan. So sa build quality, grabe, ang tibay ng Honda. Sulit na sulit, no? Siguro, ano po to? Japan original talaga, no? Kasi wala namang import bike lahat ng mga 400cc. Okay? Kahit yung CB400 na bagong 2022 model, import eh. Ang build lang yata rito yung CB650. Now for the engine, ah grabe guys, sorry ah, bias tayo. Pero 10 out of 10 to. Kung pipili ka na Honda CB1 or CB400, kasi magkakapares lang naman yan eh. CB1 na una, sunod yung CB400 series, no? PB1, version S, version R, tapos spec series, spec 1, spec 2, spec 3. Tapos CB400 Revo, no? Ang binibili mo rito sa old model na motor ay yung makina. Yun guys, makina ang binibili natin dito. Kaya 10 out of 10 for me, no? After 32 years, happy pa rin ako sa sound, sa power, sa performance ng engine. Grabe. So overall, ang rating ko dito is 8 out of 10. Kung may pera ka, fan ka ng ganitong klaseng motor, Honda, like CB1 or CB400, goodbye po ganitong klaseng motor, no? Sulit na sulit siyang bilhin. So guys, that's it for my review of the Honda CB1 1989 model. Sana makatulong to sa mga nag-iisip, nagbabalak bumili ng ganitong klaseng motor. So, this is Steve Hansel guys saying bye for now.